Alam po ninyo, kabayan, ng isang maaari po nating maipagmalaking lawa, sana kabayan ko, ay ang Laguna Lake sa Rizal at sa lalawigan ng Laguna. Ito ay may sakop na mahigit sa 90,000 ektarya. Nakikinabang dito ang mga kababayan po natin, mga bayan at lungsod mula sa Rizal at sa Laguna. Kahit na ang munting lupa sa Metro Manila, kabayan, ay nakikinabang. Ito ay napaliligiran ng mga gusaling pang-industriya, bahay kalakalan, at napaliligiran po ng mga bahay ng ating mga kababayan ng nahirating manirahan sa kapaligiran ng lawa. Alam po ninyo, noong mga naunang panahon, tanging mga mangingisda lamang ang nakikinabang sa lawa ng Laguna. Naipagbibili ang mga isdang huli, sari-saring isda, ito, dalag, tulingan, panggasyus. Mga likas po ito, banak na tabang, ulang, karpa, gurami at marami pang iba. Naroon din ang mga damong dagat o seaweeds, kabayan. Mga paros at kabibe at mga suso. Sa paghahayupan naman, ang malaking pakinabang ay nakukuha ng mga nag-aalaga ng itik na paitlugin. Kapag kainitan ng panahon, summertime, nakapagtatanim ng palay at gulay ang ating pong mga kababayan sa katihang bahagi ng lawa. Ang tubig ng lawa ay labas-pasok mula po sa dagat, papasok at papalabas patungong karagatan sa tamang panahon. Kung kaya't ang tubig ay tinatawag po nating brackish, halong alat at tabang, kabayan. Malaunan, dumami ang mga tao, dumami ang mga bahay kalakalan. Nagkaroon at nalagakan ng mga fish pen at naging overcrowded ang lawa. Ngayon wala na ang kinang at sigla nito, kung kaya't naging tampunan ng mga issue sa maraming panahong nagdaan, kabayan. Sa ngayon, marami ng mga maliliit na mangisda ang nakikinabang sa lawa na pinagsisikapang ilagay sa ayos ng ating pamahalaan. Kung kaya't sa tuwi-tuwi na, kabayan, ay nadadalaw ng mga taong tulad ng palatuntunang Ating Alamin. Vic, itong pupuntahan natin dito, mga fisher folk ito, mga ilan ang mga nakalagay dyan sa lawa, sa parte ng Santa Cruz? Yung nakalagay po ngayon na fish cages dito sa Santa Cruz, base po doon sa aming latest survey. Update, survey, 271. Ang 271 na yan, ano ang mga itinatanim ng mga kabayan natin? Yung inalagang isda? Isda, tilapia. Tilapia lang. Wala silang ditong big head. May big head carp. Wala silang common carp. Wala pa. At saka wala rin bangus. Di ba may bangus din na? Pwede na lang bangus sa brackish water. Pwede o dito, kaya lang dito sa Santa Cruz, walang nag-aalagang bangus. Okay. Kung talagang ikukumpara natin ang ating mga fisher folk at saka sa mga magsasaka natin, ano ang medyo mas nakararami dito sa bayan ng Santa Cruz? Mga magsasaka. How much farmland do you have? Gaano kalaki ang ating taniman ng mga palay, gulay at marami pang iba? Ang sa palay po, yung irrigated land area namin dito, 1,442 hectares. 1,442 hectares. At ang sakop ninyo sa karagatan, sa lawa? Meron po kaming 8 barangay na lakeshore barangay. Lakeshore barangay. At pagkatapos, yung sinasabi nating sinurvey ninyo na lakeshore barangay, ano ang ginawa nyo rito? Hinahati-hati ninyo? Mayroon na po mga boundaries bawat barangay dito. Okay. Katulong po kami ng LLDA pagka sa ayos nitong lakeshore at itong fish cage belt ng Santa Cruz. Uh-huh. Yung mga fish cages natin, mga ilang magsasakaya? Yun po. Nasa yung ating pong fisherman ngayon, based doon sa aming latest update, 900 plus. At pagkatapos,
Meron ka bang data kung gaano karaming tilapia ang kanilang nahahango? Base po doon sa ano, sa pesa. Wala po kaming total ano, total estimate na ano estimate. Pero doon ako sa fish cages per unit, meron po kaming average harvest production. Mga gaano karami na aani nila? Marami rin. Based doon sa 8.12 meters na cage, ay umaani po sila doon na 200 to 300 kilos. 200 to 300 kilos at any given time, ha? Average yan. Ha? Harvest. Kumikita naman. Ha? Kumikita naman po. Laguna Lake, likas-yamang dapat na pagyamaning muli, kabayan. Bigyang proteksyon, bigyang kalinga. Ilagay sa ayos tulad ng mga nakikita natin sa ibang bansa. Ang mga lawang tulad ng sa Laguna at Rizal ay may bigay na pakinabang, subalit dapat na mailagay sa ayos at maayos na paraan. Kapag ito ay winalang bahala, kabayan, nagpawi ang ganda at kaayusan, tayo ring mga Pilipino ang mawawalan. Ang mga ito, kabayan, mula sa palatuntunang Ating Alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Okay, kabayan, mamaya po muli tayong magbabalik ukol naman sa ibang uri ng isda na palagi ang pong laman ng ating palatuntunan. May kitang bigay at ganda sa ating buhay. Koy, kabayan, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Craving for some ice cream? Is it Rocky Road or cookies and cream? How about mango and coffee latte? Learn your favorite ice cream flavors. Join the French-style ice cream making by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Kabayan, para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan hotline 825-7454 0915-449-4491. Alam po ninyo, kabayan, nitong ilang araw na lumipas, naitanong ng ilang kababayan natin kung pwedeng maisama nating muli sa talakayan sa ating Agri-Fishery Forum and Exhibits ang ukol sa mga tropical fish tulad ng sa koi. Sabi nila, ang koi di umano ay fortune fish. Swerte po sa buhay at sa ating bahay. Palamuti at marami pang iba. Nakakaalis ng tensyon o stress, kabayan. Hindi naman magastos alagaan, kabayan, at ayos daw sa mga senior citizen kapag ka nag-iisa sa kanilang mga tahanan at kung may mga isdang tulad ng koi. Sa paraan ng pag-aalaga, walang problema at makapagbebenta pa kayo kung sakasakali, kabayan. Hernan, mga ilang buwan na yung ganyang kalalaki? About 8 months to 1 year. 8 months to 1 year. I was told ang breeding cycle niya nag-uumpisa ng how many months? Usually, they are mature at about starting 6 months. 6 months? Yes. And how many eggs would they be able to produce first cycle pa lang? Ha? First cycle, it's
because the fishes are smaller, you can expect lesser fecundity, you meaning, know? Yes. Ano yan? Padagdag ng padagdag? Yeah, as they grow bigger, after maybe 3 to 4 cycles, they can be maximized. Ito bang mga koi ay pamilya ng karpa? Yes, including goldfish. They are in one family. Cyprinids. Carpa, yun, cyprinids. At kabayan, kung nakikita po ninyo, meron silang paskil doon na world's largest carpa na po, 2 meters po at saka 500 pounds po ang timbang. At kung mapapansin po ninyo, ito po ay ilan sa mga bagay na kinatutuwaan po ng ating mga kababayan. At Hernan, bakit sa napansin ko, ang pagkaalam ko sa mga carpa, kulay orange na may strike, streak na puti at saka ng mga itim. Bakit may mga puting-puti ito? So, it depends on the varieties. Actually, we have all the varieties of koi here. Uh-huh. A guide for buyers, for hobbyists, and everybody. Uh-huh. So that they can select the koi they like. At ano ang pinaka-popular? Yung talagang gustong-gustong bilhin ng mga customer? So, it depends, no? From the standard, like the red and white, which is the kuhaku. And then the Kuhaku. Kuhaku. Okay, kuhaku. And then we have the tricolor, mm-hmm. which is the sangke. Mm-hmm. And then some of the black backgrounds, which are the utsuris. Mm-hmm. And the metallic backgrounds, which are the hikarimonos. All in all, we have a lot of these kois here. Panay koi na iba-ibang kulay, ah? Yes. Pero bakit mukhang halo-halo sila sa isang tangke? So, actually, we're sorting it by size mm-hmm. and by class. So, the price for these kois are the same. In each tank, yes. Dun, meron tayong makukuhang makikita malalaki, ah? Yes, we have some of the meron din tayong makikita here. Mga fingerlings. Actually, it's about 5 inches. 5 inches na laki. The fingerlings are in our hatchery. Kabayan, kahit na anong uri ng isda, live bearers, goldfish o kaya'y koi, magandang pang-aliw sa ating tahanan. May iba pang uri ng isda, ang tinatawag namang fighting fish, na mabili sa ibang bansa sa labas ng Pilipinas, kabayan, at pinagkakakitaan ng marami. Ang lahat ng ito, kabayan, tropical fish mula sa palatuntunang ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Mamaya kabayan, isda pa rin ang ating pag-uukulan ng pansin. Ukol naman kabayan ko sa mga request sa pagpaparami at breeding po ng hito, kabayan. Mamaya, pagkalipas lamang ng ilang sandali. Craving for some ice cream? Is it Rocky Road or cookies and cream? How about mango and coffee latte? Learn your favorite ice cream flavors. Join the French-style ice cream making by GSK, Gabayan sa Kabuhayan. Kabayan, para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan hotline 825-7454 0915-449-4491. Kabayan, kung nabalitaan na po ninyo, lalo na yung mga nasa larangan ng pangisdaan, nagbabalik na muli ang hito sa ating larangan ng pangisdaan, kabayan. Mabili na naman ngayon sa mga palengke at mga restaurant ang nasabing isda. Hindi po fish-oriented ang isang restaurant, malaki man o maliit, kung walang inihaw na hito, wika nga.
sikat na muli ang nasabing isda. Kung kaya't marami ang mga nagtatanong kung papaano ang pagpaparami at pag-aalaga po nito. Panoorin ka ba yan at pakinggan. Mag-injection, kinukondisyon namin sa conditioning fund yung female breeder. Female breeder. After yung the whole night, in the morning, mag-injection. Ni-injectionan yung female. Ibig sabihin, kinakailangang overnight pa bago kinukondisyon mo sila? Kinukondisyon na. Bakit overnight po kinukondisyon? So para bago siya ma-injectionan, siguradong wala nang laman yung tiyan niya, na wala na siyang kinain. So para sigurado din na talagang buntis yung female. Uh-huh. After that, pag-injection, pagkatapos mag-injection, maghihintay naman ulit, babalik ulit siya sa conditioning fund, and maghihintay kami ng 8 hours to 12 hours bago siya i-strip. Merong mga nagsasabi, kinakailangan daw ang spawning ginagawa ninyo sa gabi. Totoo ba yun? Usually. Bakit po? Kasi nga, yung injection mo sa umaga, the 8 hours, 8 to 12 hours, bago siya maglabas nung egg niya. So yun, kaya usually gabi nag-injection. Gabi-gabi nag-strip. After that, yun, pag-strip sa kanya, lalagyan ng yung egg, yung female egg, lalagyan ng egg cell nung lalaki, sperm. After that, ilalagay na siya sa isang box. Kung balikan natin yung pagkukondisyon, hiwalay ang babae sa lalaki pag kinukondisyon? Hiwalay. Ano po yan? Pareho silang kinukondisyon? Parehong kinukondisyon. Kaya lang, hiwalay ang babae sa lalaki para hindi na sila mag-mate. Kasi pag nag-mate sila, lalabas na yung itlog ng babae. Oo. Ano po ang mga katangian o karakteristik ng mga breeder bago po ninyo magamit ito sa inyong spawning? Ano ang dapat na malaman natin? Kailangan ang breeder is 1 year old and above. Ang age niya, 1 year and 1 year and 3 months. Okay. Ganon. Isa. Pareho yan? Pareho? Babae, lalaki? 1 and a half? Pareho. Kasi pagka mas... Ang mas mature kasi, mas maganda ang inilalabas niyang itlog. So, mga 50% to 60% ang nahahatch niya. Pero pagka mas bata pa doon, maraming ang itlog pero mga 30% lang ang recovery. Normally po ba sa hito, gaano karaming itlog na ibinibigay? Ang ibinibigay usually ng hito, for every kilo, 80,000 eggs. Kabayan, kung sakaling papasok po kayo sa produksyon ng hito, magandang kung kayo po ang magpaparami na rin ng nasabing isda para bawas sa gastusin. Kung hindi naman, marami naman kayong pwedeng mapagkuna ng similya. Pagpapalaki na lamang ang inyong problema. At hindi naman mahirap magpalaki, kabayan. Marami ng feeds na available sa pamilihan para po sa hito na inyong mabibili. Hito Production, kabayan. Mula sa palatuntunan Ating Alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Mamaya, kabayan, ang mga demonstration sa ating Gabayan sa Kabuhayan Livelihood Seminar pagkalipas lamang ng ilang paalala. Craving for some ice cream? Is it Rocky Road or cookies and cream? How about mango and coffee latte?
Learn your favorite ice cream flavors. Join the French-style ice cream making by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Gabayan, para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan hotline 825-7454 0915-449-4491. Okay, para doon sa mga humihiling ng mga paraan sa ilang livelihood projects sa ating palatuntunang na ipakikita, narito ang ating demonstration ukol sa livelihood seminar for the week ng Gabayan sa Kabuhayan. Okay, preparation. Tingnan ninyo to. Sa Primero, magkakaroon tayo ng boiling water, no? Pagkatapos, cassava flour, extraction ng coconut milk, merong second extraction, merong first extraction. Sa actual po nating paggawa, mag-uumpisa po tayo dito sa kanan. O ano yon? First extraction. Coconut, gagatain po natin. No? Eto na, o. O, dilagyan mo ng 3 cups water, pigain mo. O, pagkapiga mo, salain mo. O, pagkasala, hiwalay mo yan. I-set aside mo dito. O, nasa bowl. O, susunod, yung pangalawang gata. Nagata mo na eh. May sapal pa. Kunin mo yung sapal. Pagkatapos, lagyan mo ng tubig. O, pagkatapos, pag napiga na, hindi nasa isang bowl na gayon. Na-filter nyo na yon. Lalagyan nyo ngayon ng powder milk. O, pagkatapos, lalagyan nyo ng yung apat na itlog. Pagsamahin ninyo ngayon doon sa gatas. Pagkatapos, sasalain uli. O iset aside uli yung bowl dyan. E di dalawang bowl na nandyan. First extraction, na meron lang 3 cups water. Tapos may second extraction ka, na nilagyan mo ng gatas, tinunawan mo ng gatas, ng powder milk, at saka nilagyan mo ng binating itlog. Ayan. O di nandyan na yung dalawang bowl. Set aside na. O kumuha ka ngayon ng cassava flour, lalagyan mo siya ng 2 cups water. Yan. Tapos, hahaluin mo siya ng hahaluin. Tapos, ipipilter mo. O isama mo rin dyan. E di, tatlo na yan. Una, first extraction na may tubig. Second extraction na may gatas at may itlog. Tapos, cassava flour na merong 2 cups na tubig. O, di tatlo na yan. O, ngayon, meron tayong boiling water. Itong boiling water, dito po natin isasama yung pandan leaves. Diba? O, pag na-boil na yung pandan leaves, halimbawa, sinalang natin, nag-start siyang mag-boil, bigyan natin siya ng 5 minutes. No? E di, kumulo siya ng 5 minutes. Ibig sabihin, well extracted na yung pandan leaves. Berding-berding na yung ano, yung tubig. At ang bango-bango. Yun. O, edi, kukuni naman natin ngayon yung scalding. Pupunta na tayo ng scalding. Pabayaan natin na kumukulo yung tubig. Tapos niready na natin ang second stage. Ang scalding stage. Okay, kung interesado po kayong sumama sa mga seminar ng GSK sa ating palatuntunan, tawag lamang po kayo sa aming mga telephones, kabayan. Nasa screen ang mga number po ng mga telepono. Gabayan sa Kabuhayan ang ating palatuntunan. Susunod po natin, kabayan, ay bahagi pa rin ang hangarin ng ating alamin na mapalakas ang pananakahan at pangisdaan.
At isa rito ang pag-aalaga ng mga hayop na tulad ng baboy, pagkalipas lamang ng ilang sandali. Okay, sa araw na ito, ipagpatuloy po natin ang mga kaalaman ukol sa mga matataas na uri ng barako at inahin para sa inyong produksyon sa hog raising, kabayan. Kasama natin ang John and John Farm mula sa lalawigan ng Rizal. Chito, itong mga pinalalabas natin ito, anong mga lahi ito? Ito yung bago naming importation, mga pitrain galing ng Europe. Stress negative sila. Stress ano negative. Sabihin ng stress negative? Kadalasan kasi problema sa mga pitrain sa Europe, gusto nila stress positive kasi mas maskulado. Pero pang problema nun, pag kinarga mo naman sa truck ng biyahero, ay mayroon kang mortality, mayroon namamatay. Pero itong mga ito, stress negative, mas matitibay ang katawan. Pero sabi mo, pagka yung binibiyahe ito, baka madali sa biyahe? Itong mga lines na ito, minimal ang disgrasya dito. Siguro one out of 500. Makikita mo yung katawan, hindi masyadong putok na putok, pero muscle pa rin. At saka mas mahaba sila. Anong pagkakaiba nito sa mga dating pitrain na pumasok na sa Pilipinas? Ito mga stress negative. Mas mahaba ang katawan, mas maganda conformation, at saka pang-Pilipinas talaga yan. Anong ibig sabihin ng pang-Pilipinas yan? Pag kinross mo yan sa mga F1 mo, yung mga anak nila, mas matitibay pa. Ikarga mo sa mga jeep ng biyahero, hindi ka basta-basta namamatayan. Ibig sabihin, yung mga pitrain na nabibili noon pa, mahina na talaga ang kanilang pangangatawan sa ganyang klaseng kondisyon. Oo, mga stress carrier eh. At saka, because stress positive sila o stress carrier sila, yung laman, pale, maputla. Ganun? Pero since ito, mga stress negative na ito, yung laman ito, mapupula din. Kabayan sa ngayon, ang hog raising ay isa sa mga pinagkakakitaan ng maraming Pilipino sa larangan ng paghahayupan. Kung kaya't nakalulungkot kapag ka nababalitaan po natin na may mga LGU na ipinagbabawal ang pag-aalaga ng baboy, kabayan. Gayong sila ay nakikinabang sa produksyon ng nasabing hayop. Ang sa kanila, kabayan, ay pangsariling kagustuhan lamang at naiiwan ang kabuhayan ng maraming Pilipino. Hog raising, kabayan, mula sa palatuntunang Ating Alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Kajeri's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Mamaya, kabayan, sa huling bahagi ng ating programa, ukol naman sa tilapia muli at sa lawa ng Laguna, pagkalipas lamang ng ilang sandali. Craving for some ice cream? Is it Rocky Road or cookies and cream? How about mango and coffee latte?
Learn your favorite ice cream flavors. Join the French-style ice cream making by GSK Gabayan sa Kabuhayan. Gabayan! Para mag-enroll sa anuman sa aming mga seminars, tumawag sa Gabayan sa Kabuhayan hotline 825-7454 0915-449-4491. Okay, kabayan. Kagaya po ng ating nabanggit sa araw na ito, ang Laguna Lake, tulad ng mga lawa sa Taal at sa Mindanao, ay lagakan ng mga isdang tulad ng bangus at tilapia. At sa tilapia, bukod tangi, marami ang nag-aalaga sapagkat higit na mabili at higit na mura. Bukod sa ito, mabilis maparami at mapalaki. Kung kaya't ito ang pangunahing ikinabubuhay ng maraming nag-aalaga ng isda. Kaalinsabay pa rin ang hito at bangus. Subalit, dumami ang nag-aalaga ng tilapia nitong mga nakalipas na taon, kabayan. At sa produksyon ng similya, higit na madaling pag-aralan at isagawa. Kung kaya't ito ay bahagi ng kabuhayan ng mga nag-aalaga ng isda sa lawa ng Laguna. Bukod sa tilapia, nariyan din ang ibang isda, kabayan. Ang hinaing o problema nga lamang ng mga nag-aalaga ay dagdag na suporta mula po sa mga kinaukulan. Sir, ang chairmanship o tagapangulo ng mga pharmacy ay siyempre may hinahawakang mga pharmacy, ano? Mga ilan pong pharmacy ang hinahawakan po ninyo, ang nasasakop ninyo? Bali, 8 barangay po ito ng nasasakupan ng bayan ng Santa Cruz. Ito po yung binubuo na 8 barangay, ng barangay Duat, barangay Gatid, barangay Bagong Bayan, barangay Kalyos, barangay Santo Angel Central, barangay Santo Angel Norte, barangay Santissima Cruz, at saka po yung barangay San Pablo Norte. Yan po yung mga barangay na nasa baybaying lawa ng bayan ng Santa Cruz. Ano ang pinaka role o responsibilidad ng isang chairman? Ayun nga po, siya yung bilang tagapangulo, siya po yung umaassist po dun sa bawat barangay na B-Pharmacy kung ano po yung nagiging problema sa bawat lugar nila sa kanilang kinikilusan sa pangisdaan. Yun po yung aming pinag-uusapan. Kung ano po yung problema na isa, problema po ng kabuuan. And how do you relate? Sabi nga, yung pakikipag-ugnayan ninyo, siyempre merong national, ano? Yan yung NAFC, di ba? At saka yung PharmSea na, ano yung? Fisheries din, di ba? Paano nyo na ipaparating sa kanila ang mga problema kung sakasakaling mayroon man kayong nasusumpungan? Sa pamamagitan po ng pagtawag ng pagpulong ng PharmSea, nagpupulong po kami. Yun nga po, kung ano po yung problema na aming mapag-uusapan doon, yun po yung gumagawa po kami ng isang kahilingan. Halimbawa, gusto na malutas yung problema. Yun po yung ina-address namin sa padadala namin. Halimbawa, sa provincial, sa national. Opo. And Franklin, paano naman yung problema natin dito? Siyempre, localized yung problema mo rito sa nasasakop mo sa Gatid. Ano? Ano ang kalagayan ng kabuhayan ng ating mga fisher folk dito? Sa ngayon po medyo maayos yung ano yung panghuhuli ng isda bagamat nagkakaroon lang ng problema sa market dahil sa ngayon po bali madaming nahuhuling big head kaya lang ang problema yung paglalabas po kasi halos si bawat mga isda po rito maraming nahuhuli so ang nangyayari po iisa lang po ang dinadalan sa bayan ang nangyayari po ay bumabagsak ang presyo. Mga gano, ilang tonelada ba ang nakukuhang big head carp dito? Sa ano po, kasi ang aming ano dito, yung pangaraw-araw na pinagkukunan, yung pong baklad. So ang baklad po sa panahon ngayon, hindi pangaraw-araw po. Hindi naman po pangaraw-araw, maraming nahuhuli. So may mga panahon po na maigi yung panghuli. So dumating po yung pagkakataon na sa ngayon, maraming nahuhuli na bighead. Yun po ang ano ngayon. Ngayon, darating yung panahon na mawawala. Seasonal. Seasonal po. Ang tilapia, wala rito?
Ah, meron po. Meron din. Meron po ding nahuhuli na ano na mga tilapia sa baklag. Okay, ibig sabihin, nag-aalaga talaga kayo ng tilapia? Oh, nag-aalaga po sa fish cages. Fish cages. Sinasabi mo may nahuhuli. Ibig sabihin yan, yung mga nanghuhuli hindi nag-aalaga. Opo. Pero meron po ding nag-aalaga na nanghuhuli. Katulad din namin kasi sa ano po, kasi ang fish cages po may panahon na halos isang taon bago makapag-harvest. So yung sa amin po alternative pa sa pangaraw-araw yung panggasos po na makukuha namin doon kasi sumasalok po kami ng baklad tapos sinilalabas. Yung pumapagbila noon yung yun ang aming gagamitin sa pangaraw-araw. Okay, Chairman, ang nabanggit nyo yung nanguhuli at saka yung nag-aalaga sa pangisdaan, ano? Ang alam ko rito, pwedeng manghuli ng isda yung mga karaniwan natin mga fisher folk kahit na hindi sila nag-aalaga ng mga isda sa mga fish cages. Yan ba hinahayaan ninyo rito? Yeah, opo, yan po mga sinasabi nyo mga malilit na mga isda, yan po yung mga mamamante na gumagamit po ng lambat sa kanilang panghanap buhay dito po sa lawa. Yan po sa araw-araw muhuli po sila ng mga tilapia nga kung ano-anong isda na huli. Minsan nga po masagana, minsan wala. Oh, pero sa panahon ngayon medyo masagana dahil gumanda po yung tubig. Bakit gumanda ang tubig? Lumutang po yung pagkain ng isda. Yung tinasabi po namin dito na liya. Yun po yung lumot na lumutang. Yun po yung talaga nagpapalaki po dun sa mga naka-cages na tilapia at saka po dun sa mga na gumagalang mga tilapia dyan. Dahil ilang taon na hong hindi lumutang, wala pong kinakain ng isda. Inaabot na nga po ng pagbe-birthday yung mga alagang tilapia sa cage. Eh, dati-dati po, kung mga 4 na buwan, 5 buwan, nag-harvest po ang mga operator. Ngayon di. Inaabot po ng 2 years. Ah, ganun? Opo. Nitong lumutang po yung liya, biglaan pong humilabang mga alagang isda. Kaya nakapag-harvest po ngayon na baka kakali makabawi po ang mga operator ng fishing. Pati po yung mga namamante, malalaki din po yung lumitaw na tilapia, 2-1 kilo. Masagana po ngayon. Ewan lang kung gaano katagal po ang itatagal ng sagana ng panghuhuli ng mga mamamante. Yung bang mga namamante, walang binabayarang buwis yan? Wala po. Libre yung kanilang panghuli. Opo, opo. Yan po yung sinasabi mga maliliit na mga isda na talagang kumikilos po ang pinagkikitaan po dito sa, yun nga po, yun sa karamihan 8 barangay. Yan po yung pangunahing panghanap buhay ng mga tao, yung pamamante, tsaka yung pong pag-aalaga. Dito sa, finally, sa barangay Gatid, ano? Marami bang mga namamanti dyan, mga farmer natin? Marami po. Unang-una po, halos si mga siguro pa mga 70% ang kabuhayan ni dito po sa ano. Sa lawa. Dito po sa baybay lang ng ano, sa baybay lang po ng lawa. When you say baybay, hindi sila nakakarating doon sa malalayong po ano bahagi. Ay naka pagka po may ang gamit nila pangingisda ay may bangkang dimotor. So pwede po na makalayo sila ng pangingisda. Libre lahat yan. Oh, libre po. Alam po ninyo kabayan itong mga nakalipas na talakayan. Halimbawa sa ating Agri-Fishery Forum and Exhibits, palagi ang kabahagi ang ukol sa tilapia. Sa dahilang maraming kababayan natin ang nabubuhay at kumikita mula po sa nasabing isda, hinding-hindi mawawala ang tilapia sa ating hapagkainan kabayan. Nagsimula sa Mozambique, pumasok ang Nilotica at sinundan ng ibang mga hybrid na tilapia at mga bagay na sinubok ng ating mga dalubhasa, lalong pinalaking uri ng tilapia. Tilapia kabayan, St. Peter's Fish, isda para po sa mga Pilipino. Ang lahat ng ito kabayan, mula sa inyong lingkod ka Jerry Jeronimo ng Palatuntunan, Ating Alamin.